Parin po tayo, pero today pag-uusapan natin yung verses 5 up to 8. So last night na pag-usapan natin yung verses 2 up to 4. Ano po na pinamagatan nating be joyful in the midst of this pandemic. So kahit may pandemya, dapat maging maligaya pa rin tayo, marunong pa rin tayong tumawa, marunong pa rin tayong ngumiti kahit napakabigat ng sitwasyon natin, ano, yung nung kalalagayan natin. Kasi sabi natin, eh normal lang 'yan. Natural lang naman 'yang nararanasan natin. Walang extraordinary, sabi nga ni Pedro. Yan ay pangkaraniwan na nagaganap talaga noon, ngayon, at sa mga susunod pang mga panahon. Yung ganitong mga sitwasyon, yan daw ang magpapalago ng ating pong mga buhay espiritual. At ikit sa lahat, ma-overcome natin ito. Hindi tayo mga loser eh. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tayo po yung mga mapagtagumpay. So kahit anong pagdaanan natin sa buhay na ito, kayang-kaya nating pagtagumpayan kasi nasa atin ang Panginoon. Yan yung tutulong sa atin. Ngayon, pag-uusapan natin yung verses 5 up to 8, nakalagay naman sa atin pong caption, ask God for wisdom in times of pandemic. Mahalaga na maging marunong tayo sa ganitong panahon. O, kapag umiral ang kamangmangan sa buhay ng tao sa ganito pong pandemya, walang mangyayari sa buhay natin. Lahat tayo ay mahahawa ng sakit. Lahat tayo ay pwedeng mahirapan sa sakit na ito at maaaring tumagal pa ng tumagal ang pandemyang ito kung ang iiral sa ating mga pinuno, sa ating mga kababayan, tayo pong lahat, ay kamangmangan. Pero kung ang mananatili sa buhay natin ay karunungan, eh kayang-kaya nating lampasan ito. Kaya, sa halip na kung ano-anong hinihingi sa Diyos, mahalagang hinihingi sa Kanya karunungan. O, yan yung ating pag-uusapan in verses 5 up to 8. Basahin ko muna sa inyo. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon, ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Papuri sa Panginoon sa pagbasa pa lang ng kanya pong mga salita. Ano po? Sa isang universidad, yung UP. Ano, yung UP. Tama ba kung di ako nagkakamali ha? Yung UP, may ang pinaka-symbol nila yung estatwa na nakahubad. Oblation, tama ba? Ayan, oblation. Ano? So yung nakahubad. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? Isa sa kahulugan yan, yung bawat estudyante na papasok sa universidad na ito, iniisip nila na sila'y nakahubad. Wala na kahit anuman. Pero paglabas nila ng universidad na ito, bibihisan sila. Ang universidad na yon ang magbibihis sa kanila. Kasi bibigyan sila ng karunungan, mag-i-input ng kaalaman. Diba? Ganun ang ibig sabihin nun. So, isang pagkilala, napapasok ako sa universidad na ito, na wala kahit ano, pero bibihisan nila ako paglabas ko. Kaya ganun ang ibig sabihin niya. Ano po? Kasi napakahalaga nung tinatawag na karunungan. Diba? Na yung kaalaman na ipagkakaloob sa atin. Ano po? O na pwedeng makuha nung mga papasok dun sa universidad. Yun yung knowledge na kanilang makukuha
Then, pag i-apply nila yung knowledge, ang tawag na ron ay wisdom. Ang karunungan, hindi yan nababasa. Hindi yan nabibili. Pero yan ay nahihingi. Ano, pwede nating hingin yan sa Diyos eh. Libre yan. Hilingin natin sa Panginoon na tayo bigyan niya ng karunungan, lalo na sa ganito pong mga panahon ng ating pong mga buhay. So, isa-isahin natin ang ilang mga bagay na pwede nating makuha dito sa ating pong mga talataan para magkaroon tayo ng karunungan. Una, tignan natin yung ating kondisyon, ang ating kalalagayan, ano po, ang ating pong condition in life, ano po, that we are locked in wisdom. Sabi ko nga sa inyo kanina, ang isang estudyante, isang mag-aaral, papasok siya sa isang universidad kasi iniisip niya, wala siyang alam. Ang universidad na ito ang magbibigay sa kanya at mag-i-input ng mga karunungan para paglabas niya, nakabihis na siya. Merong ibibigay sa kanyang knowledge yung paaral lang ito. Ano po, universidad na ito. Tayo, mga kapatid, mga kaibigan, ito yung condition talaga natin. Ang kalalagayan natin. Tayo po ay merong kakulangan sa tinatawag po nating karunungan. Lacking in wisdom. We are desperately need or needing wisdom. Kailangan na kailangan natin yan. Tanggapin natin, mga kapatid, sa sarili natin. Kasi puro tayo mga kamangmangan talaga sa buhay. Dapat tinatanggap natin yan. Ano po, sa buhay natin ay umiiral kuminsan yung kamangmangan. Huwag magmagaling-galing, ano po, at huwag magdunong-dunungan ng bawat isa sa atin. Kailangan tayo po tumatanggap na meron tayong kakulangan sa kaalaman. Yung alang mga estudyante, minsan, di ba, tatanungin ng teacher, naalala niya yan pag nag-aaral tayo. Sasabihin ng teacher, o, naintindihan na ba ninyo itong tinuro ko sa inyo? O, anong sagot ng mga estudyante? Opo, naintindihan po namin. Pero pag sinabi ng teacher na, okay, get 1/4 sheet of paper at let's have a quiz. O, ayan na, ninenervous na, paano yun? O, sabi mo, naiintindihan mo. Eh, ang tao kasi yan ang problema eh. Diba? Nagmamagalingan, nagdudunong-dunungan, akala mo alam na niya. Diba? Pero pag dumating yung time na para subukan, eh, hindi pa pala niya alam. So, we are desperately needing wisdom. Kailangan na kailangan talaga natin yan, most especially in times of pandemic. Kailangan nating maging marunong. Ano po? So, huwag tayong mag-pretend na tayo marunong. Huwag tayong maggaling-galingan. Parang yung mga taong magaling sa direksyon. Ano? Maraming ganyan eh. Yung pag kayo nagbibiyahe, tiyak merong magagaling-galingan dyan. Ano? Nakasakay kayo sa isang van, sa isang jeep, sa isang sasakyan, naliligaw kayo, may magmamagalingan dyan. Sasabihin niya, ito ang tamang daan, ito ang ganyan. Yung shortcut naging long cut. Minsan ganun ang nagaganap. Kasi kailangan tinatanggap natin, hindi natin alam. Kung nagbibiyahe tayo, sabi nga nila, kailangan dala mo si tanong. Magtanong ka. Diba? O kaya, madali naman, kung meron ka namang load, mag-waste ka o kung ano pa mang mga ginagamit para matuntun mo yung daanan. Ano po? Pero, ang pinopoint out natin sa ganito pong mga pagkakataon ay kailangan nating tanggapin na kulang tayo ng karunungan, na merong mga kamangmangan sa buhay natin. Diba, na sa buhay natin, marami tayong mga kapalpakan. Diba, sa ating kilos, sa ating mga desisyon, sa ating mga salita, at sa ating pong mga ginagawa. Oh. Kasi nga, umiiral lang kamangmangan sa buhay natin. So, we need to ask God for wisdom. Diba, kailangan talaga natin ng karunungan na nagmumula sa ating pong Panginoon. Diba, kaya sa halip na kung ano-anong hingin natin sa Diyos, ang pwede nating hilingin sa Kanya, karunungan eh. Hilingin natin sa Diyos na una tayo, bigyan niya ng karunungan. Ang ating sambahayan, bigyan ng karunungan.
ang ating pamahalaan ay bigyan ng karunungan mga nanunungkulan sa atin mula sa nasyonal hanggang sa barangay, bigyan sila ng wisdom. Kasi yan ang kailangan talaga nila ngayon. Mabigat ang ating pinagdadaanan, hindi basta pagalingan lang ito at paramihan ng alam. Kailangan merong karunungan para maging tama at tumpak ang lahat ng kanilang mga nagiging desisyon at lahat ng kanilang ginagawa. Kaya lang naman tayo pumapalpak eh. Kasi kulang nga tayo ng wisdom. Ang meron lang tayo eh yung mga kamangmangan sa buhay natin. Kaya importante tinatanggap natin yan. Yung Proverbs 14:12, sabi niya, merong tila matuwid sa tingin ng tao, ngunit ang dulo pala nito ay kamatayan. Bakit akala niya ay maganda yung dinadaanan niya? Kasi kamangmangan yun eh. Hindi niya nakikita na ang ending pala nito, mapapahamak siya. Kaya mahalaga nagiging marunong tayo sa ating mga desisyon, sa mga sasabihin, sa plano natin, lahat ng ginagawa natin. Diba? Lalo na sa ganitong panahon, we need wisdom. Kailangan nating tanggapin, una, our condition, yung kalalagayan natin. Sabihin natin, Panginoon, nagkukulang po ako ng karunungan. Pansinin niyo yung verse 5. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kung sino man daw ang nangangailangan ng wisdom, humingi lang siya sa Diyos. Diba? Sabi ni Santiago, kung kulang ka ng karunungan, ask God. Humingi ka sa Kanya. Kaya sabi ko nga sa inyo, tanggapin natin sa sarili natin, kulang tayo ng karunungan. Diba? Ganun kahalaga yan. Ang tao, pag nagdunung-dunungan, walang mangyayari yan sa buhay niya. Walang papasok na another information sa buhay niya. Minsan may ganyan tao, ano, pagkakausapin mo, ang sagot niya, alam ko na yan. Napanood ko na yan. Alam ko na yan. Lahat na lang ay alam. Sobrang magagaling. Diba? Yan yung mga taong wala nang nadagdag na karunungan sa kanila pong mga buhay. So tanggapin natin that we are desperately needing wisdom. At ang solusyon, ask God. Humingi tayo sa Kanya. And number two, our gracious God. Ang Diyos natin ay mapagbiyaya, mapagbigay. Never tayong mabibigo pag tayo lumapit sa Kanya. Kaya ang sabi niya, humingi kayo sa Diyos at kayo naman ay bibigyan niya, sabi niya, ng karunungan. Dahil ang Diyos natin ay hindi maramot. Siya ay nagbibigay, sabi niya, at hindi nanunumbat. Our God is a gracious God. So kung kailangan mo ng wisdom, humingi ka sa Kanya, imposibleng pahindian ka ng Diyos. Kasi nang sinabi niya sa Matthew 7:7-11, di ba? Humingi kayo at kayo ay bibigyan. Sino ang bibigyan? Yung humihingi. O kaya ang tanong dyan, bakit po wala akong wisdom? O, ang unang tanong, baka hindi ka humihingi. Kasi ang principle, humingi para bigyan ka. Yan yung napakahalaga. Ano po? So, humingi daw tayo sa Panginoon at ang Diyos naman ay bibigyan tayo kasi nga gracious siya eh. Mapagbiyaya at hindi nanunumbat. Kaya sabi nga sa atin, humingi kayo at kayo bibigyan. Sino ang bibigyan? Yung humihingi. Ang ganda-ganda nung hinihingi mo tapos hindi ibibigay. Ang ganda nung request mo, sabi mo, Lord, sana po ang aming pong Pangulo, ang aming pong mga namumuno hanggang sa kaliit-liit ang barangay, bigyan niyo po sila ng wisdom. Paano ka paihindian ng Diyos kung lahat tayo ang hinihingi natin karunungan para sa kanila? Kung ang hinihingi mo, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom
sa buong maghapong ito, sa lahat ng aking gagawin, sa lahat ng aking mga sasabihin, sa mga desisyon na gagawin ko. Eh, paano ka pahihindian ng Diyos? Eh, ang ganda-ganda ng hinihingi mo. Wisdom. Hindi pwedeng hindi ibigay ng Diyos yun. Kasi napakaganda nung hinihingi mo eh. Ipagdadamot ba ng Diyos yan? Oh. Si Solomon eh. Naalala niyo, once upon a time, tinanong siya ng Diyos, anong gusto mo? Anything you want. Magsabi ka. Ibibigay ko sa iyo. Anong sabi ni Solomon? Eh, alam naman po ninyo na hindi ako ganun kagaling katulad ng aking tatay. Sabi niya, ako'y pamamahalaan ninyo sa isang malaki at makapangyarihang bansang ito. Sabi niya, kailangan ko po ng knowledge and wisdom enable to govern. Diba? Itong magandang bayan na ito, ang bansa ninyo, para meron akong pagpapalakad na may kahusayan. Knowledge and wisdom ang hiningi. Natuwa ang Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos sa kanya, hindi ka humingi ng kayamanan, hindi ka humingi ng kasikatan, hindi ka humingi ng kamatayan ng iyong mga kaaway. Sabi niya, hiningi mo wisdom? Aba, nakakatuwa naman yun. Natuwa ang Diyos sa kanya, kaya sabi ng Diyos sa kanya, yung hindi mo hiningi, ibibigay ko pa sa iyo. Nakita niyo kung gaano ka-gracious ang Diyos natin. Kung halimbawa hiningi ni Solomon na mamatay na po sana lahat ng kaaway ko, wala na po nga away sa akin. O di, paglipas ng ilang pamumuno niya, may kaaway na ulit yun. Kasi kamangmangan paniyak ang iiral sa puso at sa buhay niya. Pero bakit naging payapa siya? Kasi ang iniling niya ay karunungan. Kaya napakahalaga niyan. Hindi siya pinahindian ng Diyos. Binigyan pa nga ng bonus. Tayo kasi, pag nangihingi sa Diyos, ang lagi nating inihingi, ganito. Lord, bigyan niyo akong ganito. Bigyan niyo akong ganyan. Bigyan niyo akong ganito. Lord, ganito, ganito, ganito. Para tayong may shopping list pag nangihingi sa Diyos . Si Solomon, ang hiningi lang niya, knowledge and wisdom . Katakot-takot ang blessing na ibinigay sa kanya ng ating pong Panginoon. Kasi natuwa ang Diyos . Napakaganda nung kanyang hiningi. Kaya, pag hiningi mo ay wisdom sa Diyos, everyday ng buhay mo, hindi yan pwedeng hindi ibigay ng Diyos. Ibibigay niya yan. Hindi tayo paihindian ng ating Panginoon. Ang hindi ibinibigay ng Diyos, alam niyo kung ano? Yung pangit na request. Yung pangit na hinihingi. Tingnan niyo yung sa Santiago 4:3. Sabi niya, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang pagbigyan ng inyong kalayawan. Sabi ni Santiago, bakit hindi nyo natatanggap ang hinihingi nyo? Kasi siguro nagre-reklamo ang mga kapatid na ito. Sabi nila, sabi po ninyo, pag humingi kami, ibibigay ng Diyos. Humihingi po kami, pero hindi naman niya ibinibigay. Sabi ni Santiago, teka, hindi naman lahat ng hinihingi ibinibigay. Yung maganda lang, kung pangit ang hinihingi, hindi mo naman ibibigay kahit naman tayo bilang mga magulang . Lahat ba ng hinihingi ng anak natin, ibibigay natin? Kahit gaano mo kamahal ang anak mo, hindi lahat ng hihingi niya, ibibigay mo. Depende kung maganda ang hinihingi. Sabi ng anak mo, pahingi ng ano, pambili ng bawal na gamot. Bibigyan mo ba yun? Sasabihin ng anak mo, ayoko na pong mag-aral. Alangan namang sabihin mo, okay, fine. Sige lang. Ano? Hindi mo ibibigay yon. Ang ibibigay mo lang sa kanila, yung nakikita mong maganda. Kung maganda ang request sa'yo, alangan namang pahindian mo. Sasabihin sa'yo ng anak mo, penging ganito, bibili po akong tinapay. Ako po'y nagugutom, gusto ko pong kumain. Alangan namang pahindian mo yon. Di ba? Basta maganda. Kaya sabi rito, humingi tayo ng karunungan at hindi tayo paihindian ng Diyos.
ibibigay yan sa atin. Ang kailangan, number three, you must desire it. Seryosohin natin ang paghingi nito. Talagang nasain natin sa puso natin na kailangan talaga natin ng wisdom. Yung totoong kailangan mo at gusto mo talaga ng wisdom. Marami kasing tao gusto ng wisdom, pero ang ending, ang pinipili pa rin sa buhay niya, puro kamangmangan. Diba, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom for all these days. Ipinakita na ng Diyos na huwag mong gagawin to, ginawa mo pa rin. Kasi ang umiral pa rin, yung kamangmangan sa buhay natin. Alam nyo, everyday ipinapakita naman ng Diyos sa atin yung karunungan eh. Binibigyan naman niya tayo ng karunungan to discern, 'di ba? From right and left, good and bad, evil and ganto. Ipinapakita naman ng Diyos 'yan eh. Kung ito ay pangit o maganda, ito ay masama, makakasama, makakabuti. Binibigyan ka ng Panginoon ng wisdom to discern yung ganito mga bagay. Ang problema sa atin, nakita mo na ang pinili mo pa rin yung kamangmangan. Kasi hindi ka naman seryoso sa hinihingi mo. Diba? Humihingi ka lang ng, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom. Sana po tama ang aking desisyon. Pero ang desisyon mo, hindi naman yung gusto ng Diyos eh. Ang naging desisyon mo pa rin yung sarili mong kagustuhan. So, parang ano lang yan eh, sa mga pag-aasawa, nakita mo na ang magiging masamang epekto kapag ang napangasawa mo ay hindi ka pa nanampalataya o ganto o ganyan. Nakita mo na sa pamilya mo, nagkawatak-watak kayo ng church na pinupuntahan. Diba? Dahil sa ganito. Tapos, yun pa rin ang susundin mong ano, eh, yung karunungan hindi pumupunta sa atin. Kaya mahalaga, nagiging marunong tayo sa buhay. Diba? We must desire it. Talagang nasain natin ito sa ating pong mga buhay. At paano tayo magkakaroon nito? Ito yung condition. Ito yung ito yung tinatawag nating premise. Ito yung dapat mong ginagawa. Pansinin niyo yung pagpapatuloy nating pagbabasa. Verse 6 muna. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon, ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Oh, nakita niyo yung talataan, sabi niya. Kailangan, ano yung kondisyon? Don't doubt God. Dahil huwag daw umasang may tatanggapin ang pabago-bago ng isip. O, ang turo kasi talaga ng Bible sa atin, humingi ka sa Diyos at paniwalaan mong tinanggap mo na ito. O, yan yung nakalagay doon sa Marcos 11:24. Sabi niya, therefore I tell you, whatever you ask for in a prayer, believe that you have received it and it will be yours. Yan ang sinasabi ni Santiago. Huwag kang umasa na tatanggapin mo yung hinihingi mong karunungan kung nagda-doubt ka. Kung nag-aalinlangan ka. Kasi sabi ni Santiago, walang tatanggapin ang taong pabago-bago ang isip. Yung hindi nagtitiwala na ibibigay ng Diyos ang kanyang hinihingi. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Jesus, dito nga sa Mark 11:24, sabi niya, pag humingi ka, ay paniwalaan mong tinanggap mo na yung hinihiling mo at yun ay ibibigay sa iyo. Ngayon sasabihin ng iba, brother, bakit po ako humingi sa Diyos? Pinaniwalaan ko po na ibibigay niya pero hindi pa ibinibigay. At pansinin niyo yung verse ha, kasi minsan nami-misinterpret natin eh. Listen, therefore, ulitin natin na Mark 11:24,
I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, past tense, and it will be given to you, and it will be yours, will, or future tense. Diba? So, ang sinasabi sa atin, maniwala ka na tinanggap mo na yan, na ibibigay yan ng Diyos sa'yo, at ibibigay yan sa'yo. Ibibigay. Hindi sinabing ibinigay na. Ibibigay pa lang. So, walang katiyakan ngayon kung kailan yun. Naroon pa rin yung faith, yung paniniwala mo na ibibigay yan, pero just wait, magantay ka sa right timing. Hindi ikaw ang masusunod ng Diyos pa rin. Diba? Pero naniniwala tayo na tinanggap na natin ang ating pong mga hinihingi sa Kanya. Di po ba? So, yung may naniniwala sa Panginoon, doon sa Kanyang, doon sa mga panalangin natin, ibibigay yan sa atin. Even ang Panginoong Jesus, di ba? Kung gaano kahalaga ang paniniwala, every time na magpapagaling siya, anong lagi niyang tinatanong, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin ito? Naniniwala ka ba na kaya kitang pagalingin? O anong sagot nila? Opo, naniniwala po ako. Naniniwala po kami. O anong laging sasabihin ni Jesus? Mangyari ayon sa iyong paniniwala. Kasi nga mahalaga yung paniniwala. O, pag nagsasabi ang Panginoon, may gumaling, pinagaling ka ng iyong pananalig. Humayo ka. Laging ganun ang statement ng Panginoon. Kasi mahalaga yung paniniwala, pananalig natin sa Kanya. So, ito yung sinasabi sa atin in this context. Diba? Tanggapin natin na kulang talaga tayo ng karunungan. Umiira lang kamangmangan sa buhay natin. Kaya nga, yung simpleng ang mga protocols, hindi natin masunod. Diba? So, kasi nga, umiira lang kamangmangan. Kaya sa Proverbs, sabi nga sa Kawikaan, chapter 22, verse 3, ganito. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang, kaya siya napapahamak. Kaya maraming napapahamak sa ganitong panahon. O, kasi umiira lang kamangmangan. Kasi ang sabi ni Solomon, ang tao raw na marunong, nag-iingat siya. Pero yung tao daw mangmang, may panganib na, hindi pa nag-iingat. Walang mga pag-iingat na ginagawa. Kaya sa buhay natin, halimbawa, in this pandemic, tayo ba'y mga marunong o mangmang? Kasi dalawang klase lang naman ang tao sa panahon ng pandemya. Una, yung mga taong mangmang. Yung pangalawa, yung mga taong marunong. O sino ang mga marunong? Yung nag-iingat. Diba? Pero sino ang mga mangmang? Yung bara-bara ang lahat sa buhay nila. Hindi nag-iingat. May panganib na hindi pa iniingatan ng sarili. Diba? So, kailangan natin yan. Lalo na sa ating pong panahon ngayon. Sa ating pong sitwasyon, kailangan natin ng karunungan para lagi tayong maging safe, maging ligtas, lalo na sa pandemyang ito na ating pong nararanasan. So, yun po ang lesson po natin sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin sa Aklat ng Santiago. Let's pray. Lord, salamat po sa inyo pong mga salita na muli po'y aming pinagsalusaluhan. Sa oras po na ito, kinikilala po namin na kami po'y may mga kamangmangan sa buhay namin. At pag umiral po ito, napapahamak po kami, nakakagawa po kami ng mali, at nalalagay po kami sa mga panganib. Kaya Panginoon, sa oras po na ito, humihiling po kami ng dagdag na karunungan upang ma-discern namin yung mga mali at tama at patuloy naming magawa kung ano po yung makabubuti sa amin, sa aming pamilya at sa aming pong kapwa. Kaya Panginoon, tulungan niyo po na maging marunong ang bawat isa sa amin. Pinagpe-pray po namin sa inyo. Bigyan niyong karunungan ng aming pong mga public servant, Panginoon, mula sa aming pangulo hanggang sa kabababaan sa mga barangay. Bigyan niyo po sila ng karunungan, Panginoon,
upang sa bawat desisyon nila, sa bawat pamamalakad nila, sa bawat gagawin po nila, everyday ng buhay nila, Panginoon, maging marunong, Panginoon, upang sa gayon ay maging tumpak ang kanilang mga desisyon at lahat ng kanilang gagawin. Ang aming pong mga nasa medical trabaho, Panginoon, especially ang aming mga doktor, bigyan din po ninyo sila ng wisdom upang patuloy nilang mapagbuti ang kanila pong mga paggamot, lalo na po sa mga apektado po ng pandemya pong ito. Bigyan niyo po sila ng karunungan paano makakaiwas, paano mabibigyan ng solusyon ng mga sakit na ito. Kayo po ang magpala sa amin pong mga nasa medical department. Gayun po, Panginoon, ang aming mga espesyalista na hanggang ngayon ay tumutuklas ng tamang formula ng gamot para po sa pandemic po na ito. I-bless niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng karunungan, Panginoon. Yung karunungan po ninyo ay ibigay po ninyo, Panginoon, sa kanila upang sa gayon ay patuloy na makita yung tamang formula upang ito po, Panginoon, ay hindi magamit sa masama kundi patuloy na makatulong para po mapuksana at matapos na ang pagdurusang ito ng buong mundo. Bigyan niyo po ng karunungan ang bawat sambahayan upang bawat kilos, bawat gagawin nila maging tama. Ang bawat isa po sa amin at lahat po ng nakasama po namin sa amin pong live streaming po na ito at makakapanood ng replay, bigyan niyo po silang lahat ng karunungan, Panginoon, upang bawat desisyon, bawat salita, bawat gagawin nila, hindi lamang sa gabing ito, kundi sa bawat araw pa ng buhay nila, laging maging tumpak kasi may wisdom sila na galing po sa inyo. Muli, ito pong aming panalangin in Jesus' mighty name. Amen. Amen po and God bless. Ano po. So, papuri po sa ating pong Panginoon sa lahat po ng nakasama po natin ngayon pong gabing ito. Ano po. So, patuloy lang po tayong sumubaybay ng ating pong programa at sa pag-aaral po natin ng Aklat ng Santiago. So, bukas po muli ng gabi, magkita-kita po tayo 7:45 ng gabi. Para po sa ating pong Daily Nuggets by Bro. Ano po. So, papuri po sa Panginoon. Balita pa rin po natin sa lahat po ng ating pong ang ating pong pananambahan, live streaming pa rin po, pero magpapapasok na po tayo sa kapilya. This coming Sunday, ang una pong makakasama sa worship service po natin ay ang ating pong mga, kumbaga, mga frontliners ng church. Ano po, mga workers, music department po natin, Sunday school teachers, usherettes, at saka po yung ating pong mga opisyales. Ano po, pero kung meron po kayong iniinda sa kalusugan, ay okay po na hindi na kayo pumunta. Para baka po mas maging prone po kayo sa virus. Ano po? Or kung hindi po kayo ready na lumabas at makihalubilo doon sa medyo maraming tao sa ganito, ay mas makabubuti na wag na rin po kayong pumunta. Ano po? So hanggang sa maging handa po tayo sa ganito pong mga pagtitipon. Ano po? So next week naman po, by schedule na po yun. 50 person po ang papapasukin lang natin sa kapilya. Kaya pwede na po kayong magpalista para po na ire-ready po natin listahan para po sa next Sunday. Ano po, 50 person lang po ang papapasukin. Ano po? So para po kahit malaki yung space natin, talagang social distancing po tayo. Ano po? So kung wala na po mga kapatid, muli po ay happy birthday po sa ating po mga kapatid na nagdiwang ng kanila pong kaarawan. Ano po? Brother Ogie Del Mundo nagdiriwang ng kanyang birthday. Ngayong atang araw na ito. Ano? Happy birthday and God bless. So muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo at patuloy po na umasa lagi sa ating pong Panginoon. God bless po. Bye-bye.